So yun nga guys, at usap-usapan ang naging performance ni Victor Wembanyama nang dumayo ang kanyang team sa Amerika para sa series ng exhibition games. Napawaw nga ang lahat, pati na din ang mga NBA scouts nang mapanood nila sa Amerika si Wembanyama. Kahit paman, napapanood na nila ito sa mga highlight clips. Iba pa rin talaga pag nakikita mo ito up close and personal. Dahil dyan ay usap-usapan ang mga teorya na posible nga daw na magpatalo ang mga NBA teams na gustong makuha ang talento ni Victor para magkaroon ng malaking tsansa na ma-draft ito next year. Projected number 1 overall pick ito sa 2023 NBA draft, kaya ganun na lang ang interest ng mga NBA teams sa highly talented 7-footer na kaya ang lahat ng posisyon. So ano nga ba ang magiging epekto ng pagpasok ni Wembanyama sa NBA next season? Well, marami ang nagsasabi na posibleng maghari na muli ang mga big men gaya ng pumasok sina Shaquille O'Neal, Tim Duncan at Hakeem Olajuwon sa NBA. Kaya naman posible ding makatulong ito kay Kai Soto at madadamay nga ang ating pambato. Well, bago nga mangyari yan ay kailangan munang mag-improve ng todo ni Kai. Hindi naman sa minamaliit natin ang ating kababayan, pero ang kanyang depensa, court awareness, outside shooting, stamina at consistency ay kailangan na niyang tutukan sa NBL 23 para maakit niya ang mga NBA scouts at makasabay sa pagpasok kay Wembanyama sa NBA next season. Ang madadala ni Victor sa NBA ay isang sentro na kayang maging wing player o guardia man, kaya naman at the bare minimum ay kailangan ma-improve ni Kai ang mga puna sa kanya. Mali siguro na ikumpara si Kai at Victor, pero di natin masisisi ang iba dahil nakikita nilang parehas silang 7-footer at parehas na bata pa. At the very least ay kailangang ipakita muna ni Kai kay Coach CJ ang kanyang consistency sa lahat ng ballgame nila this season, at kailangan simulan muna ni Kai yan sa kanyang depensa at rebounding and doing the intangibles, dahil obvious naman nakakaunting ball touches ang makukuha nito sa current lineup ng 36ers nang dahil sa tatlong imports nila ngayon. Ayon pa nga sa co-host ni Andrew Bogut sa kanyang podcast, ay kahit pa man hindi siya naging fan ni Kai simula nang makita niya ito sa Nike China Comp, ay may skill sa talent nga daw si Kai, pero hindi pa niya kayang gamitin ng tama ang kanyang angking abilidad. Pero ganun pa man ay sa tingin niya, habang nagkakaedad si Kai ay mag-i-improve daw ito dahil nakikita niyang ito ay isang good slasher, decenting wing player at gifted sa kanyang height. Ang kailangan nga daw pagtuunan ni Kai ay ang kanyang consistency at perimeter shooting kung gusto nitong marating ang next level. Na-expose nga guys ang mga kailangan ma-improve ni Kai na maglaro sila sa Amerika. Sure, at nakikita nga natin ang mga kakulangan ni Kai sa NBL, pero iba pa rin pag mga NBA players na mismo ang kaharap niya. Mas magigage kasi natin kung nasaan na nga ba siya kung ikukumpara at itatapat sa mga players ng liga na gusto niyang marating. Well, maaaring nga magbago ang dimension ng laruan sa NBA sa pagpasok ni Victor Wembanyama next year. Pero hindi ko ito nakikitang babalik sa mga dominant traditional bigs gaya nila Shaq at Tim Duncan, dahil ang mga modern big man na kayang mag-dribble at tumira sa labas ang mga posibleng magdomina at pumalit sa guard-oriented game ngayon sa NBA. Kaya naman kailangan yakapin ni Kai ang challenge ng mga puna sa kanya, dahil hindi naman ito isang paghamak sa kanya, bagkus ito ay isang paraan ng mga scouts para tulungan siyang maabot ang kanyang NBA dream.